For today's video guys, ituturo ko sa inyo kung paano gamitin si KineMaster or kung paano mag-upload ng video using KineMaster. But before we proceed, gusto ko muna pong magpasalamat sa inyong lahat guys sa pagsuporta, sa pag-subscribe. Thank you so much guys kasi dahil po sa inyo, 500 subscriber na po tayo. It's 500 subscriber na po tayo at dahil po yan sa inyo. So, stay tuned, stay connected, stay permanent lang po kayo dyan guys dahil gagawa pa po tayo ng maraming videos, hindi lang po about cake tutorial at kung ano na pang vlogs. So, without further ado, let's get started! Okay guys, andito na po tayo sa application ng KineMaster. So, start na po tayo. Kapag maglalagay na po kayo ng videos or pictures po na gusto nyong gawing slideshow, i-click nyo lang po itong plus sign sa gitna, yung pinakamalaking circle. Then, pili po kayo ng size na gusto nyong gamitin. So, kung pang YouTube po yung i-upload yung video, dapat po naka 16 by 9 po siya. Para po walang mag-block doon sa magkabilang side ng video ninyo. So, i-click lang po natin yung preferred size nyo. Like itong 16 by 9 po for YouTube. Okay, papasok na po tayo sa loob ng KineMaster. So, pwede na po tayo maglagay dyan ng videos natin or any picture na gusto nyo isama doon sa gagawin yung video. Click nyo lang po yung media. Yan. Sa media po, makikita nyo po dyan yung mga pictures nyo, videos, yan, ganun. So, pipili lang po kayo dyan. So, halimbawa po, mag-upload ako ng video. Okay. Pili lang po kayo ng video na video nyo na dapat nasa last part na. Yung pinaka-last part po dapat yung una nyo ilagay. Bawa po ito. Ayan. Pag nakapili na po ako, yan po yung video ko na parang pinaka-last part na po nung isang video na ginawa ko. So, i-drag down ko lang po siya pa kanan. Yan. I-drag down nyo lang po siya pa kanan. Okay. Then, mag-add na po kayo ng another video. Okay. Halimbawa po tong start. Yan. Okay. Nalagay ko na po siya, no? Tapos, i-drag down nyo lang po ulit siya sa kanan. Kung halimbawa po gusto nyo pa po mag-add ng another video or picture sa unahan. Halimbawa po mga title, ganon. So, para po sa preview naman, para makita nyo kung okay yung video nyo, i-click nyo lang po itong nasa, itong check na nasa kanan, sa right side po. Click nyo lang po siya para sa preview, para makita nyo po yung video nyo kung gusto nyo po siya mapanood. Okay. Then, ito pong play button, ito pong arrow dito sa right side. Click nyo lang po siya. Siya po yung play button para mag-play po yung video nyo. Ayan. Ayan po, nag-play na po siya. So, napansin nyo po, medyo mabagal yung video. So, kung gusto nyo po siyang pabilisin, dito po kayo sa speed. I-click nyo lang po yung speed. Then, pipili po kayo kung gusto nyo ng 1 time, 4 times, or 8 times. Usually pong ginagamit ko itong 4x, 4 times. Yan. Kasi siya na po yung pinaka-mid. So, yung 4 times po for me is saktong-sakto lang. Okay. Pakita ko po sa inyo kung paano yung effect niya. Check po ulit natin para sa preview then play button. Ayan. So, napansin niyo po, diba, bumilis po yung video niya. Tapos, syempre, kung halimbawa po na may sounds yan, kasi natanggalan ko na po ng sounds yung aking video dyan eh. Bali, natanggal ko na po yung original audio niya. So, kung halimbawa po, meron pa rin sounds yung video niyo, kasi pwedeng nagsasalita kayong ganun-ganun. Kung gusto niyo lapatan ng ibang music, pwede po. So, balik lang po natin siya. Drag to right. Then, click lang po ulit natin. Yan. Once po lumabas yung highlight na yellow, pwede mo na siyang i-edit. Punta ka po dun sa speed. Ayan. Napansin niyo po, naka-mute na kasi. Naka-mute audio na ako, tsaka keep pitch. Kaya wala na po yung original sound ng aking music, ng aking video.
So, ganun lang po. So, kung gusto niyo po siyang i-mute, tanggalin yung original audio niyo at palitan ng ibang music, i-off niyo lang po siya. Yan. Tapos mawawala na po yung inyong original audio. Then, kung para naman po hindi siya boring, kung gusto niyo po siyang lapatan ng sounds, punta po kayo sa audio. Yan. Basta dyan lang po kayo sa start, tapos audio po. Pili po kayo ng music. Okay. Yan. May mga music po tayong pre sa KineMaster. Pipili lang po kayo. So, ito po yung mga na-download ko. Kasi yan lang po yung pre. Yung iba po kasi na sa premium, may bayad na po. Diba po yan yung gusto nyo i-gamitin na video. So, click po lang po yung sign. Yung plus sign. Yan. So, nakita mo po naka-highlight na yung yellow. Ibig sabihin po, andyan na yung music niya. So, i-play po natin yung play button. Naririnig niyo po, meron na po siyang sounds. Tapos, kung gusto niyo po napalakasin siya, so, i-click niyo lang po. Pag naka-highlight na po ulit siya ng yellow, punta ka po sa mixer. Yan. Okay, palakasan natin yung music niya. Kung hindi naman po kayo nagsasalita, pwede pong malakas yung music para, ano, enjoy naman po pakinggan. Pero kung nagsasalita po kayo, tapos gusto nyo may kasabay na music pa rin, dapat mas malakas pa rin syempre yung boses nyo kaysa dun sa background music para marinig pa rin po kayo ng tao. Okay? So, i-click lang po natin yan. Pinalakasan ko lang po yung music. Play. Hanggang saan lang po matapos yung sounds, yung music, doon lang po siya mag-stop. Tulad po nito. Ayan. Pagdating po dyan, wala na po ulit music. So, mag-add lang po ulit kayo ng music doon sa audio. Okay. Itapat nyo lang po siya dyan sa may red. Ayan. Tapos, audio po ulit kayo. Tapos, add lang po ulit kayo ng gusto niyo music. Pwede nyo lang po ibahin. Halimbawa po yan. Pwede po ibahin, pwedeng pareho lang din po. Ayan. Tapos plus sign, then click. Ayan, tapos check nyo po ulit. Ayan, tapos pag pinlay nyo po yan, mula doon yung music. Ayan, diretso na po yung music niya. Pero, syempre po, hanggang dun pa rin siya sa kung saan matatapos yung kanta. So, napansin nyo po, medyo bitin doon sa dulo. Add lang po ulit kayo. Yan. Mag-add lang po ulit kayo ng music. Okay. Check. Yan. Tapos, okay lang po yan sumobra. Kung halimbawa sobra naman, i-click nyo lang po ng yellow. Tapos, tapos, yan. Drag nyo lang po sa left. Then, bawasan lang po natin yan. Ganun. Parang hihilahin nyo lang po siya pabalik. Kung magbabawas po kayo ng music or ng video. Yan, ganun lang po siya. Parang imumove nyo lang po yung yellow part. Yan. Basta naka-highlight po siya ng yellow, pwede nyo po siyang i-edit. Okay, so hanggang dyan na lang po yung music niya. Halimbawa po, gusto nyo siyang lagyan ng title. Punta po ulit tayo sa media. Okay, click the media. Tapos, pili po kayo ng background na gusto nyong ilagay dun sa unahan or pictures. Halimbawa, maglalagay ako ng title. So, punta po ako sa photo. Tapos, images. Sa images po, doon nyo po makikita yung background na gusto mo. Yan, pwede po kayo pumili. May black, gray, white. I-click nyo lang po yung black. Ayan. Tapos, play button ulit. Ayan, makikita nyo na po, meron na tayo dyang black background. So, para po makapaglagay ka dyan ng pictures or text na title para sa video mo, i-click mo lang po tong layer. So, yung black po dapat andun pa rin siya sa may right side. Kung maglalagay ka po ng layer, click lang po natin yung layer.
Ito pong layer, ibig sabihin, layer, magli-layer ka or magpapatong ka doon sa isang video. Magpapatong ka ng pwedeng isang video ulit or isang picture or text yan. Yun po yung layer. Okay, click po natin yung layer. So, sa loob po ng layer, makikita nyo po meron dyang media, effect, text, sticker, handwriting. So, yung media po, pag kinlik mo yun, pipili ka po ulit doon ng picture or video na gusto mong ilagay doon sa unahan nung nitong black background po. So, hindi ako maglalagay ng picture ngayon. Bawa po, layer ulit tayo. Ang gusto ko pong gawin ay maglagay ng text or title. So, punta po ako dun sa text. Click ko lang po yung text. Tapos, mag-type na po ako. Halimbawa po, how to make sharp edge ganache. Okay. Yan. Ilalagay nyo po syempre kung ano po yung title na gusto nyo para dun sa video na ginagawa nyo. Then, ayan na po siya. Naka-layer na po siya. Mapapansin nyo po, bali nandun na po siya sa black na background natin. Yung text nyo po, kung gusto nyo po siyang i-edit, halimbawa po nagkamali kayo ng spelling or gusto nyo palitan yung title, ito pong makita nyo dun sa taas, di ba po may trash can. Tapos ito po yung parang keyboard. Ayan, dun po kayo pupunta. Yun po yung i-click nyo. Pindutin nyo lang po siya. Ayan. Tapos pwede na po kayo mag-edit. Ganun. Pwede nyo na pong palitan yung title or ayan, dagdagan, ng ganyan. So, ayan po, i-click. Kung okay na po kayo sa title nyo, check nyo lang po siya. Then, pwede nyo pong palitan yung font. Yung font style. Ayan, pipili lang po kayo ng font. Okay, usually po ang ginagamit kong font ay itong ito pong Optima Extra Black para medyo thick po siya. Ayan. Tapos pwede mo din po siyang i-adjust. Ayan. Adjust mo lang po siya. Parang ipipress mo lang po yung letter. Ayan. Then, kung gusto mo lagyan din po siya ng color, ayan, pwede ka pong pumili ng color dyan. Pwedeng kung ano pong gusto mong color. Ayan, madami pong choices. So, gusto ko pink. Okay, yan. Yan, so pink na po siya. Tapos, pwede mo din po siyang lagyan ng in animation. Yung in animation po, ibig sabihin, parang style po kung paano papasok yung title or yung text na ginawa mo or yung pictures na nilagay mo or yung video na nilagay mo na nilayer mo dyan. So, in animation, pili ka dyan kung gusto mo ng fade, pop, slide right, slide left, ayan, ganun lang po. So, madami pa pong choices dyan. Pwedeng drop, ayan. Ito, letter by letter, ayan. Ito yung gusto ko, letter by letter. So, pag nakapili na po kayo ng in animation, check mo lang po ulit. Okay, then, para makita mo kung okay yung ginawa mo, kung maganda ba siya, i-play mo lang po ulit siya. Press nyo lang po ulit itong play button. Ayan. How to make sharp edge ganache. Tapos, halimbawa po, gusto mo din siya lagyan ng music, audio lang po. Ayan, audio. Tapos, pili ka lang po ng gusto mo. Sound. Halimbawa po, ito beautiful day. Pili ko lang po itong plus sign. Then, ayan. Na may music na po siya. Kaya lang napansin mo masyadong mahaba. Tapos papatong po siya dun sa isang music mo. So, pa-clean lang po natin. I-drag nyo lang po siya pakaliwa. Ayan. Pero dapat po naka-highlight po ng yellow ha kung mag-i-edit po kayo. Ayan. Okay. So, hanggang dyan lang yung music natin kasi may other music tayo dun sa ibang video. Okay. So, i-play po ulit natin. So, meron na po tayong title. Tapos, layer po ulit tayo. Ito yung title mo, diba? Meron ka ng
in animation. Tapos ito pong pwede din po yung sa out animation, yung paano naman yung paglabas nung ginawa mong text or kung may nilagay kang picture, paano po yung pag-alis nila, parang ganun paglabas. So pili ka lang din po ano bang gagamitin ko. Yan, ito na lang pong slide right. Tapos halimbawa po, yan, naka-slide right. Gusto nyo, masyado kayo nabibilisan, pwede po siyang pabagalin or pabilisin pa. So, pili, makikita nyo po yung number dito sa baba ng out animation, yung mga 0.1, 0.5 yan. Pili lang po kayo dyan. Ayan, pag gusto mo mabilis, 0.1. Pag gusto mo na mas mabagal, ayan, ganyan lang po siya. So, okay na po tayo sa 0.5. Okay, so i-check mo lang po kung satisfy na po kayo dun sa bilis ng out animation. Ayan, click. Then, okay, ito naman pong overall animation na to, yung nasa gitna, pangkalahatan na animation na niya. Check mo natin, yan, para makita nyo. Pwedeng ganyan, yan, para nagbi-blink siya, or flicker, pulse, ganyan, jitter, yan, ganyan. Kung anong gusto mo. Pero ako kasi hindi ako gumagamit ng overall animation. Minsan. Minsan lang. Okay. Pag ayaw mo, dun ka lang sa none. Then, check mo lang siya. Okay. I-click ulit lang natin siya para makita natin. Yan. Merong alpha opacity, rotate mirroring. Yung mirroring, parang babaliktarin mo lang yung image or yung text. Yan. Tapos yung blending, parang ihahalo mo lang yung color niya. Pero usually, hindi ko siya ginagamit. Tapos, outline. Ito, halimbawa, outline sa text. Ganyan. Check natin. Hindi siya makita kasi black. So, outline, shadow. Pwede naman na outline, kaso black kasi ang outline. Siguro kung iba yung background, pwede. Tapos, ano pa? Shadow. Ano bang shadow nito? Shadow, hindi ko rin siya ginagamit. Pero, pwede mo yung gamitin sa text, yung shadow. Para kung gusto mo lang magkaroon ng shadow, yung text mo, yung letter mo. Pero ako hindi ko siya ginagamit. Yan, mga basic lang. Glow, yan, background. Basta ito mga to, about siya sa font. Okay. So, exit na tayo dyan. Check na natin yan. Then, check natin yung another layer. Tapos another layer, di ba yung media, dun mo makikita yung mga pictures, videos na gusto mong ipatong dun sa background mo. Tapos ito namang effects. Ito yung parang ano lang, effect lang doon sa nilagay mo na picture or text, ganun. Pero hindi ko siya ginagamit kasi hindi naman siya maganda. Joke. Basta hindi ko lang siya gusto. Tapos, ayan, dahil ayaw ko siya, since naka-highlight siya ng yellow, di ba? Ayan, naka-highlight siya ng yellow. Press mo lang siya ganyan. Di-delete ko siya. Dito ka naman sa kaliwa. May makikita ka dyan yung parang trash bin. Ito, yung basurahan. Yan, press mo lang. So, mawawala na yung nilagay mo. Ganun yung pag-delete doon sa clip na ayaw mong ilagay. Then, sa layer ulit tayo. Yan, text. Alam niyo na kung paano gumamit ng text, paano maglagay ng text, di ba? So, sticker naman tayo. Okay, sa sticker, makikita mo yan. May damage yung sticker. Since about sa cake naman yung ano ko, ginagawa kong video. So, kunwari, yan, maglalagay ako ng picture ng sticker ng cake. Okay, move ko lang siya. Pag i-move mo lang, press mo lang yung image. Tapos yan, parang paliitin mo lang siya. Ganyan. Okay, tapos check mo siya pag okay na. Pag gusto mong maglagay pa ulit, punta ka ulit sa sticker. Yan, pili ka lang ulit ng gusto mong sticker. Gusto ko din yung cupcake. Ayan. So, paliitin ko lang din siya. Ayan. Lagay ko siya sa kabilang side. Okay. Ayan.
So, pag okay ka na dyan, yung sticker na yun, pwede mo din siyang lagyan ng in-animation or out-animation para maganda. Bawa, ayan, pwedeng ganyan. Pop, may parang bigla na lang siyang nandun. Or pwede din namang drop, ganyan. Or gusto ko pop, ayan. Tapos itong isa, pop din. Gusto ko din ng in-animation is pop. Ayan. So, check mo. Play mo ulit. Okay. Ayan. How to make sharp edge ganache. Tapos, doon ganyan. Kung ayaw mo nang kasabay yung paglabas nung sticker, pwede yan. Bali, i-click mo lang yung sticker. So, di ba, pag nag-highlight ng yellow, tatandaan nyo, pwede kayong mag-edit. So, ibawasan lang natin. Parang isud lang natin siya. Drag mo lang sa left. Ayan. Tapos yung isa din. Okay. Ayan. Ayan. Bawa ganan. Okay. So, back natin. Back. Ayan. I-play na natin. Ganan na siya. Tapos na tayo sa sticker, handwriting. Handwriting naman yung magsusulat ka lang. Kung feel mo maganda yung sulat mo niya, magsulat ka. Pero kung hindi, never mind. Huwag ka magsulat. So, i-ano mo lang siya, delete. So, tapos na tayo sa layer. Media, effect, text, sticker, handwriting. Okay, dyan na tayo dyan. So, next. Okay, kung halimbawa naman, gusto mong mag-salita or mag-record ng audio mo, ng boses mo. So, itong record, itong rec, yan, pindutin mo lang yan siya. Tapos, start ka. Tapos, magsasalita ka na syempre. Halimbawa, mag-start ako, okay? Sabihin ko lang yung welcome back to my channel, ganyan, ganyan, sure ba? Okay, start ako. Hi guys, welcome back to my channel. Enjoy watching. Then, stop. Yun. Okay, tingnan natin kung na-record siya. Ayan, makikita mo may another layer, di ba? Yung KineMaster Audio. Check mo lang siya. Tapos, play button ulit. Hi guys, welcome back to my channel. Enjoy watching. Tapos, mapapansin mo, medyo hindi marinig yung boses mo, di ba? Kasi nga, may background music ka. So, pwedeng palakasan mo yan. Yan. Highlight mo lang ulit siya ng yellow, then mixer, then palakasin mo yung boses mo, yung sounds nung nirecord mong audio. Then, check. Then, play. Hi guys! Welcome back to my channel. Enjoy watching! Okay. Then, yan. Na-record mo na. Tapos, di ba, meron narinig na din. Pwede mo i-delete yung konting yun. Ano mo lang siya, drag mo lang siya sa right. Kung paano mo siya babawasan, pwede ka magbawas sa dulo, dito sa may kanan, mula kanan to pakaliwa, tapos mula kaliwa to pakanan. Yun, kung saan mo gustong i-delete. Okay? Yan. Play. Hi guys! Welcome back to my channel. Enjoy watching! Then, ayun, narinig yun din. Tanggalin ko ulit siya. Yan, i-highlight mo lang siya ng yellow, tapos i-drag ko siya pa pakaliwa kasi alisin ko yun din. Yan, binawasan ko lang siya. Then, yan, play ulit natin. Hi guys, welcome back to my channel. Enjoy watching! Yan, ganun lang yung pagli-layer, yung paglalagay mo ng record, okay? Halimbawa naman, yung video gusto mong i-trim. Kasi halimbawa ito, masyadong mahaba. Ayan, nahahabaan ka, di ba? Ayan, mahaba yung first slide na yan. So, para i-trim siya, yan, press mo lang, click mo lang. Pag nak-highlight ng yellow, pwede mo na siyang i-trim or i-edit. So, makikita mo itong parang scissor na to, pwede mo siya i-trim dyan. Okay, yan, yung trim. Pag sinabing trim to left o playhead, ibig sabihin, mula sa kaliwa, dun ka magbabawas. So, mula dito, ibig sabihin.
sod natin to. Mula dito, pag tinrim to left o playhead mo yan, mababawasan yan dyan. So, wag tayo dyan kasi yan yung start eh. So, kung trim to right naman o playhead, dito naman magbabawas. Yan, parang ito mababawasan siya. So, halimbawa ganyan. Pag ititrim mo lang siya, pag kinlik ko yung trim to playhead, mababawasan to. Itong naka-highlights ng yellow, pakanan. Ah, pakaliwa, okay? Trim to right. Ayan, pa right pa ano siya. Bawasan natin siya. Trim. Ayan. Nabawasan na yan. Ayan. So, yun. Mababawasan siya. Tapos, halimbawa naman, gusto mo pa rin siya itrim kasi sobrang haba pa din. Ayan. Trim and split mo lang siya. Tapos, pag split at playhead, okay, magkakaroon lang siya ng split. Ayan, parang mahati lang siya. Okay, see? Parang naging tatlong slide. 1, 2, 3. Ayan, naging tatlo na kanina, dalawa lang, di ba? So, yun yung parang in-split niya lang. Pwede mo siyang, pag na-split na kasi, pwedeng dito ka magbawas. Ayan, mabawas, nasa part na gitna yung babawasin mo. Yan, mas matitrim mo siya ng ganun. Tapos ito din, halimbawa, dito sa bandang unahan, ito yung babawasin mo. Yan, matitrim mo siyang ganun. So, iiksi yung video mo. Kasi usually naman yung iba, parang sobrang tagal lang eh, kaya humahaba yung video. So, pag ganun, nabawasan na siya, nag-split na siya, diba? Yan yung tinatawag na split at playhead. Tapos, pag ito namang split and insert freeze frame, pag halimbawa may gusto kang i-highlight na part na gusto mong mag-freeze siya per seconds, yan, ganyan, i-click mo siya. Bawa, yan. Click na, ano, naghati-hati na siya, diba? So, i-play natin para makita nyo yung nag-freeze na slide. Part. Pag gusto mo may i-freeze na expose ng medyo matagal, yun ang gagamitin mo. Yung split and insert freeze frame. So, nag-insert tayo ng freeze na frame. So, yun. Yun yung paggamit ng trim and split. Tapos, ano pa ba? Yeah, filter. Kung gusto mong medyo padilimin yung video mo or paliwanagin, ganyan. Okay. Tapos, halimbawa, itong frame na to, gusto mong lagyan ng sound effects. Okay? So, i-click mo lang yan. Ay, no. Okay. Yan, i-ganyan mo lang siya. Kung saan mo siya gustong lagyan ng sound effects. Tapos, layer ka ulit. Punta ka sa layer kasi di ba magli-layer ka. Papatungan mo siya ng sound effect. So, layer ka. Tapos, punta ka sa media mo. Sa videos. Okay, kasi sound effect yung ilalagay natin. So, maghahanap ako ng sound effect. Saglit lang po. Ano ba yung sound effect ko? Okay, halimbawa. Halimbawa lang ha. Yan. Diba yan? Ito yung gusto kong sound effect. Tapos, makikita mo may picture, diba? Papatong kasi dyan eh. Magle-layer ka. Makikita yun sa video mo. So, para mawala yung video, tas gusto mo lang kuhain yung sounds, yung audio lang niya, mag-extract tayo ng audio, okay? So, dyan pa rin sa part na yun, pag naka-highlight ng yellow, di ba kita mo, trim and split, split screen, mixer, in animation, overall animation, out animation, cropping, reverse, chroma key, yan. So, hanapin mo lang dyan yung ito, extract audio. Okay? Click mo lang yung extract audio. Okay? So, pag na-extract mo na yung audio niya, andyan na yung sounds niyan. So, hindi mo na kailangan yung picture na yan. I-click mo na yan, then delete. Tapos, ayun na. Andyan na sa baba yung sounds niya. Okay, check natin. Play natin. Picture.
Pero yung audio na yun, nandun. Ayan. Tapos, sanimbawa, syempre, hindi masyadong marinig yung audio na nilagay mo. Click mo lang to, tapos, yun nga, bawasan natin. I-drag mo ulit siya pa kaliwa. Ayan. Parang hihilahin mo lang. Para marinig naman yung audio na nilagay mo. Kumbawa, yung sound effect dapat kasi ng wow, yung mga ganon. Okay, yung clap, ganon. Okay, try natin play. Ayan. Bawa, yung chorus lang yung gusto mong ilagay. Ayan, bawasan mo lang siya. Ayan. Check. Bawasan pa natin. Okay, yan. Ito, isa ko to. Nag-doble yata. So, tanggalin ko tong isa, ha? Okay. So, halimbawa, yan yung in-extract natin. Pag gusto mo siyang ihilahin dito, pwede yan. Pwede siyang i-move. Ganun. Parang i-press mo lang siya ng matagal. Ganyan. Naka-press ka, hold mo lang siya, tapos hilahin mo lang siya kung saan mo siya gustong dalhin. Yan, ganyan. O, ganun lang siya. Pwede mo siya i-move. Okay? Pag gusto mong ilagay sa dulo or dito sa hulihan. Yan, ganun. Okay. Pwede dyan yung mga, halimbawa, yung sound effect na wow! O kaya yung clap, 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 ganun. Pwede yun. Parang kukuha ka lang muna sa YouTube. Magda-download ka lang muna. Okay? Yan, ganun. Okay, ano pa ba? Nakalimutan ko. Alisin na natin yan. Maglagay tayo ng another music. Yan, yung sa part na yan. Or pwedeng, yan. Lagay ako ng music. Halimbawa, yung sound effect mo pala, gusto mo maiksi lang. Yan, ganyan lang. Highlight mo lang ulit siya, tapos bawasan mo lang. Ganun lang. O, ganyan lang. Okay, tapos the rest, lagyan mo siya ng another audio mo. Ayan. Pili ka na ulit. Class. Check. Ayan. Meron na ulit siyang music. Okay. Ito, lumampas to, diba? Okay lang yan. Okay. Ayan, okay lang. Ganyan. Bawasan mo siya. Ayan. Ayan, yan siya. Ganyan. I-trim natin ito. Halimbawa, kasi masyadong mahaba. Bawasan ko siya dito. Okay. Para hindi siya masyadong mahaba. Kasi, no, maabot na siya ng, kita mo yung oras, 40 minutes. Usually, pag mag-upload ka ng video at mga pwede yung, yun, pwede 1 hour, 30 minutes. 20 minutes, ganun. Kaya, pinaka-maiksi na dapat upload mo sa video, mga 5 minutes, eh, ganun. Pero, okay lang, basta 5 minutes lang yung pinaka-maikli na dapat i-video mo, i-upload mo sa YouTube. Tapos, pwede lang mas mataas. Iba, 20 minutes, 30 minutes, pwede ding 1 hour, as long as hindi mabuboring yung mga viewers mo. Yung sa palagay mo, manunod para sila kahit ganun kahaba yung video mo, okay lang yun. So, ayun guys, natapos na nga po natin ang ating video tutorial about sa paggamit ng KineMaster. I hope na may natutunan po kayo kahit papano sa video na ito. At please, kung bago lang po kayo, huwag niyo po sana kalimutang mag-like and subscribe sa ating channel. At i-hit nyo na rin pa ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating videos. Kung meron po kayong mga katanungan, just comment down below at sasagutin po natin yan sa ating next video. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video and God bless everyone. See you on my next vlog. Bye!